Mga kapatid, ang tanong sa atin, kung ang Diyos ay tumatawag sa atin para tayo ay, ang ilan ay maging pare, ang ilan ay maging madre, paano natin malalaman kung saan tayo tinatawag? Siguro po, nagtataka rin ang iba sa atin, paano ko malalaman kung ako'y para sa pagdodoktor? Halimbawa, meron ba mga signs? Makakakita ba ako halimbawa ng pusang itim o kung ano man? Meron kayang senyales na may papatak na kalapati? Habang ako'y naglalakad, makakakita ako halimbawa ng istampita ng santo at sasabihin ko, praise the Lord, para ako sa pagpapari. Meron bang ganong senyales? O meron bang mga senyales na habang ikaw ay natutulog, makakarinig ka ng boses? Anak, meron bang ganon? Wala naman yata, ano, nasasabihin, ay, magpapari ka. Wala po yata, kasi parang imposible na ang Diyos ay mangungusap ng ganoon. Siguro, nangyayari, pero bihirang-bihira, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, sa hapong ito, ang nais ko pong pagnilayan natin ay, papaano ko nga ba malalaman ang talagang para sa akin? Sabi nga po natin, napakaingay ng mundo. Ang daming sinasabi na, dito ka pumunta, mag-doktor ka, mag-pulis. No, sabi ng magulang mo, anak, huwag yan ang kunin mo, ganito na lamang. Walang maipapakain sa atin ang halimbawa ay pagiging painter, pag-artista, ikaw ay mag-doktor, ikaw ay mag-architect. Marami pong boses. Kaya ang tanong, papaano ko malalaman ang talagang para sa akin? May tanong po ako sa inyo, kayo ngayon, sa estado po ng inyong buhay, yung iba'y may trabaho na, may asawa na, professional na, kayo po ba ay masaya? Naitanong niyo po ba sa inyong sarili na, dito nga ba talaga ako tinatawag ng Diyos? Ito nga kaya ang mission ko? Tama nga kaya ang pinuntahan ko? O hanggang ngayon, meron pong kaunting pagsisisi? Bakit ganaman aray ang pinakasalang ko? Meron po bang ganon? O bakit naman nga kaya ako inapapunta sa pag-dedentista halimbawa? Bakit nga ba ako nagdoktor? Bakit ako nagpulis? Meron gang ganong pagtatanong. Kasi kung atin pong nalaman sana nung simula't simula papaano magnilay, siguro panatag tayo. Kaya mga kapatid, ito pong aking ibabahagi sa inyo, ito po hindi sure way of knowing God's will, pero ito po'y makatutulong sa atin. Papaano natin malalaman kung saan tayo tinatawag? Ang sagot po dyan, we must consider God. G-O-D. Lalong higit, ito po'y para sa mga kabataan na ngayon ay nalilito, ngayon ay nagtatanong, para saan nga ba ako? Ang una po natin kinukonsider dapat, letter G. Gifts. Regalo. Ang unang tanong, anong yung mga regalong tinanggap ko sa Diyos? Ano yung aking mga talento? Ano yung aking mga lakas? Yung mga kaya kong gawin? Bakit po? Kasi kaya yan ibinigay sa atin ng Diyos, yan ay gagamitin natin sa isang bagay, sa isang profesyon kung saan niya tayo tinatawag. Halimbawa, kaya ka magaling sa math, halimbawa. Dahil siguro tinatawag ka ng Diyos para gamitin niyang iyong talento para ikaw ay maging arkitekto. Kaya kailangan po natin i-consider saan ako magaling. Kasi kung saan ako magaling, doon ako inihanda ng Diyos. Meron po mga tao na gustong-gustong mag-doktor, pag nakakita ng dugo, hinihimatay. So ibig sabihin, baka hindi akma yung gusto natin sa gusto ng Diyos para sa atin. Dahil hindi tayo binigyan ng lakas ng loob para doon. Sorry if I will talk about myself dahil ito po ang aking karanasan. Nung ako'y bata, kapag ako'y nakakakita ng mga paring magaling magsalita, sabi ko, gusto ko, ganun din ako balang araw. Pakiramdam ko po kasi magaling akong magsalita. Pakiramdam ko lang naman yon, no? Madaldal po ako, yun lamang yon, no? Nagmana sa aking ina. Dahil nakikita ko, kahit papaano ako'y binigyan ng Diyos ng ganitong regalo. At balang araw, gusto ko siyang ibahagi sa iba. Ako po ay masiyahing tao, no? Siguro naman po yung napansin nyo, ako'y laging nakangiti. Lahat ay minsan ginagawa kong joke kahit seryoso. So sabi ko sa aking sarili, siguro kaya ibinigay ito sa akin ng Diyos. Gusto ko kasing balang araw ako'y makapagbahagi
ng kasiyahan sa ibang tao. Kaya nga po, nung ako'y nagde-discern kung ako'y magpapari o hindi, ang sabi ko, kaya gusto kong magpari balang araw, I want to be the smile of God. Kasi alam ko, maraming taong nalulungkot. Gusto ko na kapag ako'y nakita nila, mapapangiti sila. Gusto ko yung ngiti ko, yun ang maghahatid sa kanila ng positive vibes na gustong ipahatid sa kanila ng Diyos, ng pag-asa, na huwag silang susuko. Kasi may pag-asa ang buhay at may bukas pa. Kaya mga kapatid, ito huwag dapat nating i-consider unang-una. Kung tayo'y nagtatanong at nalilito kung para saan tayo, tingnan natin ang ating mga regalo. Anong mga regalo ang ibinigay sa akin ng Diyos? Kasi itong mga regalong ito, they are given by God kasi gagamitin natin ito para sa misyon na nakalaan para sa atin. Yun po ang una. Letter G, ano po yun? Gifts. Letter O, others. Bakit ho natin i-consider ang others, ang ibang tao? Kasi minsan, kung ano ang sinasabi ng ibang tao, baka yun ay senyales na ikaw ay para doon. Naka-experience na po ba kayo na parang, uy, parang ano, mukha kang pare. Yan, ano, di ba? Magpapari ka ba? Kasi parang ang dating mo, ikaw ay pare. Siguro yung ibang kabataan, naka-experience na dito. Napakahinhin mo naman, bagay sa yung magmadre. Bakit ganyan ang itsura mo? Magmadre ka na lang. De, joke lang po. May mga ganyan, ano? Uy, bagay sa yung artista. Nasabihan na ba kayo niyan? No? Meron po tayong minsan nakakita na napakaganda ng iyong tindig, napakatikas mo, bagay sa iyong magsundalo. Ano po yung sinasabi ng ibang tao tungkol sa atin? Dahil baka, no, ito po hindi sure, sabi ko sa inyo, baka ito'y senyales ng Diyos kung saan tayo tinatawag. But more than that, ano po, higit sa sinasabi ng iba, kailangan din natin i-consider ang iba sa anong aspekto. Ano ang pangangailangan ng iba? Yun ho ang mas mahalaga. Baka importante yung sinasabi nila, pero mas importante, ano ang pangangailangan ng aking kapwa? Kasi, baka kaya ako'y tinatawag ng Diyos, ako ang magpupuno sa pangangailangan iyon. Ano po, halimbawa, may mga nag-nurse o nagdo-doktor kasi nakita nila ang pangangailangan ng mga manggagamot sa Pilipinas. Nung sila'y bata, naisip nila, ang dami nagkakasakit, wala man lamang tumutulong, pakiramdam ko, doon ako tinatawag ng Diyos. Pwedeng yun po ang paraan ng pagtawag sa atin ng Diyos, yung maramdaman natin ang pangangailangan ng iba. Yung mga nagpaparet, nagmamadre, nakikita nila, sabi nga'y, walang nagpapastol sa kawa ng Diyos. Kaya balang araw, paglaki ko, gusto ko ako magpapastol sa kanila. Magpapari ako. Ano ho yung nakikita nating pangangailangan ng lipunan? Kasi baka yun ang ating iaambag. Baka meron tayong mahalagang kontribusyon na ibibigay sa lipunan, sa ating bansa, sa ating komunidad. Kaya marahil doon tayo tinatawag ng Diyos. Kaya ang pangalawa nating i-consider, others. Ano ang pangangailangan ng kapwa? Alam niyo po tayo, kapag tayo ay nagninilay sa ating mga sarili-sarili, ano po ang ating unang tanong? Sino ako? Diba? Tama po. Siyempre, tinanong niyo na ang inyong sarili, sino nga ba ako? Who am I? Pero ano daw po yung nakakalimutan nating tanong, lalong higit na mga kabataan? Kasi yung mga kabataan, naghahanap po yun ng identity. Sino nga ba ako? Ano nga ba ako? Pero may tanong na napakahalaga na huwag na huwag nating kakalimutan. Ano po yun? Para kanino ako? Para saan ako? Mas mahalaga po sa who am I ay for whom am I? Para saan ako? Kasi po may mga taong hanggang doon na lamang sa tanong na sino ako, kaya ang, minsan ang ating mga pagtingin, attitude sa buhay ay para sa akin lamang, ako, at ang aking sarili. Pero kapag po napukaw ang ating isip sa tanong na para kanino ako, lahat ng ating pagkilos, hindi lamang para sa ating sarili. Gagawa at gagawa tayo ng paraan para matugunan yung pangangailangan ng iba. At kapag ito'y ating nakita, doon natin makikita kung saan tayo tinatawag ng Diyos. Yun po ang pangalawa. Ano nga po yun? Letter O? Others. At pinakahuli, letter D, God. Ano?
desire? Ano yung pinakaminimithi ng iyong puso? Kasi dyan nyo po makikita kung saan kayo tinatawag ng Diyos. Sa kaibuturan ng inyong puso. Bakit po? Kasi kaya yan itinanim ng Diyos, yung desire na yan, yan ay kailangan sundin. Kaya po yan napalagay dyan dahil dyan tayo tinatawag ng Diyos. Kapag ikaw na lamang mag-isa, huwag mong pakinggan ang mundo, huwag mong pakinggan ang sinasabi ng magulang mo, huwag mong pakinggan yung mga impluensya ng kung sino-sino, ano ang sinasabi ng puso mo? Ano ba talagang gusto mo? Gusto ko po talagang maging pari. Gusto ko po talagang maging madre. Gusto ko po talagang magkaroon ng maganda at maayos na pamilya, isang padre de pamilya. Gusto ko po talagang maging doktor. Kahit ang gusto ng aking magulang ay ako ay mag-engineer. Ano ang pinakaminimithi ng inyong puso? Desire. Diyan nyo po makikita kung talagang para saan tayo. Madaling sabihin pero mahinap hanapin. Bakit po? Sabi nga po, the longest journey is the journey within. Yun ang pinakamahirap, yung paglalakbay papasok sa ating mga sarili para makita yung buto, yung binhi na itinanim ng Diyos sa ating mga puso. Bakit mahirap? Napakaingay po ng mundo. Ang daming sinasabi. Ganito ka dapat, ganyan ka dapat, maraming mga standard. Kahit nga po sa mga itsura natin, dapat ganito, dapat ganyan. Sa pananamit natin, dapat ganito, dapat ganyan. Lalong higit sa ating mga profesyon at trabaho, dapat ganito, dapat ganyan. Sabi nga ho, kahit mga family reunion, ano, ang daming mga kamag-anak na nakikialam. Ang daming mga tita-tita na nagsasabing, bakit kayo wala pang asawa? Kailan ka magkakaasawa? Kailan ka magkakaanak? Ang dami hong sinasabi ng mundo. Pero ano ang pinapaalala sa atin sa hapong ito? What is the deepest desire of your heart? Wala tayong pakialam. Kasi ang gusto natin ay ang gusto ng Diyos para sa atin. Wala tayong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Ang gusto natin ay ang gusto ng Diyos na gawin natin at iambag sa lipunan. Mga kapatid, ito po yung nais ko pong iwanan sa inyo. Sa tema na upang pagkalooban tayo ng Diyos ng marami pang kabataan na tutugon sa pagpapari at sa buhay relihiyoso. Kaunting tip, ano, three things to consider kung talagang tayo naghahanap, kung para saan tayo. Ang ilan po sa atin, matanda na may asawa na, baka nagtatanong pa, para saan nga ba ako? Maganda po nating consider ang tatlong bagay na ito. We have to consider God. Letter G, gifts. Ano yung mga regalong ibinigay sa akin ng Diyos? Kasi gagamitin ko ito para sa misyon na kanyang itinalaga. Letter O, others. Ano ang sinasabi ng iba tungkol sa akin? Baka yun ay senyales ng pagtawag ng Diyos. Pero higit doon, ano ang pangangailangan ng iba na kaya kong tugunan, kaya alam kong doon ako tinatawag ng Diyos. At letter D, desire. What is the deepest desire of your heart? Anong pinakaminimithi ng iyong puso? Kaya yan itinanim ng Diyos dyan sa puso mo kasi dyan ka tinatawag niya. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng misa, ito po ang ating hiling na nawa magpadala pa ang Diyos ng maraming kabataan na tutugon sa kanyang panawagang maglingkod sa kanya. Marami na po ang naglilingkod sa iba't ibang larangan, pero kakaunti ang pinipiling maglingkod bilang pari at bilang madre. Kaya pagbigyan nyo na ang araw na ito, tayo po'y magdasal para siya ay magpadala ng maraming mga kabataang magpapari, ng maraming mga kabataang magmamadre. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.